Hi guys, nagpunta nga pala kami sa school nila Jelaine kasi kuha na ng card tsaka with honor si Jelaine guys. Sabi ko sa kanya, hindi siya ma-honor, hindi ako pupunta sa school kasi last year hindi siya with honor kasi nga mababa yung grade na binigay sa kanya ng teacher niya. Ewan ko kung anong problema. Tingin ko personal problem yun guys, kaya ayun, hindi siya na-honor. Tapos ngayon, honor siya, kaya syempre pupunta ako dito sa school niya. May meeting din pala dito sa room nila. Ang konti pa lang kasi hinihintay namin ang mga ibang parents. Ayun na nga, kasi usapan namin pagkatapos ng meeting ay pupunta kami dito sa SM. Kasi dito kami kakain guys. Tapos may bibigyan daw siya sa National Bookstore. Alam naman to guys. Sanay na sanay kasi ito na pagkatapos ng meeting, pagkatapos na kuha ng card, diretso kain, tapos papabil niya kung anong gusto niya. Ganito talaga lagi guys noon pa man. Nasanay talaga si Jelaine na pagkatapos ng kuha ng card, tapos may reward siya o award, diretso talaga kami guys sa SM o kaya Jollibee o kaya basta kung saan niya gustong kumain kasi nga reward ko na rin sa kanya. Ganito lagi yan guys pag may ano siya, pag may nakuha siyang award sa school kasi para magsikap na rin siya mula talaga noon nag-aral siya. Ganito na yung ginagawa namin para bilang reward na rin sa kanya. Marunong si Jelaine guys, with honor yan lagi. Grade 7 lang kasi may problema yung teacher sa kanya kaya ayun, hindi siya na-honor, pero ngayon na-honor siya. Nag-order na nga pala kami dyan sa Mang Inasal. Sa Mang Inasal kami kumain guys kasi nga syempre naaagutom, napagod kami, galing pa kami ng school nila. Dalawa talaga pinagpipilian namin, KFC kaka dito sa Mang Inasal. Isabi ko sa kanya mamayang gabi na lang sa KFC. Ang tagal ng order namin guys, 25 minutes, kaya ayan, tulala ang lola nyo. Grabe ang tagal kasi, marami kasing tao, kaya ang tagal nag-serve sa amin. Ayun, after 10 years, meron na kaming pagkain, dumating din. Grabe ang tagal namin hinintay ha, ano pa, gutom na yung mga bulati ko sa tiyan ko. Ang tagal ng order guys kasi nga alas 12 na naabutan kami ng tanghalian kaya talagang sabay-sabay yung mga customer. Hindi ko na nga pala sinama si Mary Grace guys kasi mababa ang grade niya. Syempre gusto ko sana siyang isama kaso lang dapat magsikap din siya guys. Ito yung way namin ni partner ko na pag-honor kay mataas ang grade talagang kumakain. Pinapakain namin, pinasyal namin si Jelaine tapos bibilhan namin ang gusto niya. Nung nakaraan talaga nung grade 7 siya, wala siya nakuha ang award dahil hindi rin namin pinakain, hindi rin namin siya binilhan ng kung anong gusto niya. Ganun lang yun guys. Ewan ko kung ano yung way nyo para sa mga anak nyo, pero kami kasi ganito yung ginagawa namin para magsikap siya. Kapag mababa ang grade, walang award. Ganun lang yun. Para na rin talagang sisikapin niya o kaya hindi siya magsasayang ng year na mababa ang grade. Okay lang, mababa ang grade, hindi kasi the more you challenge sa mga anak nyo talagang yan para sa amin ha, kasi nga may reward siya, bibilin siya, kakain, shopping, syempre gaganahan siyang mag-aaral, ganun. Kasi syempre may kilala kasi ako na ang taas na ng grade with honor tapos wala namang award yung bata, parang ano siya, parang nagre-rebelde siya, nagtatampo siya. Kami kasi talaga laging namin ginagawa dito kay Jelaine mula pa noon, kaya ayun, nagsumikap talaga siya. Ganun lang yun guys, kayo bahala kayo kung ano yung way nyo para sa mga anak nyo kasi kami ganito ang way namin. Banding na rin namin ni Jelaine kasi minsan lang na kaming lumalabas na kaming dalawa lang kasi syempre nakikita ninyo sa mga vlog namin na pag umalis kami lahat talaga kami, walang maiwan sa bahay. Minsan lang kaming dalawa lang. Si Janet kasi ayaw sumama kasi masama rin pakiramdam niya guys kaya ayaw sumama. Ayaw niya rin pasamain si Mary Grace kasi nga wala rin din siyang kasama. Tapos na kaming kumain dito guys, kaya niyaya ko si Jelaine na punta muna kami ng bathroom kasi nga
naiiyak ko guys, lamig kasi sa mga inasal, tapos ang tagal pa namin doon, ayoko doon mag-CR kasi syempre mas gusto ko pa rin dito sa restroom sa mismong labas ng mga inasal. Ayun, masaya yung isang yun kasi gusto doon Ayun, excited na yung kasama ko kaya gustong gusto nang lumabas sa CR guys. Hindi pa nga tapos. Tawag nang tawag, nabilisan ko daw. At syempre, gusto nang pumunta ng National Bookstore yan. Adik kasi to sa National Bookstore guys. Halos magkasing tangkad na kami ni Jelaine Tot. Ay nako, ang tataba naming dalawa guys. Ayun na nga, nandito na kami sa National Bookstore. Umpisan ng gera guys. Bahala na kung anong pipiliin ng aking partner. Syempre, award niya yan. Ay talaga naman, kasi mahilig yan magsulat, magdrawing, kung ano-ano na lang ginagawa. Basta makahawak yan ng ball pen, ng papel, ban paper. Basta upo na yan sa table niya guys. Kung ano-ano na lang ginagawa yan, mahilig yan siya magdrawing, mag-aral. Yan naman kagandahan sa batang to kasi talagang nakafocus siya sa pag-aaral guys. Kaya alam mo, pag ganitong bata, maganda talaga bibigyan ng award yan. Talagang nagsusumikap siya. Kala ka libro pang kahit. Dito na naman yung batang to, Suki na National Bookstore. Huwag dumampot, huwag damputin ang hindi importante ha. Hanggang tingin ka lang. Oo, ibalik mo na kay hindi importante yan. Ano yan patingin? Dami mong ballpen eh. Elaine, dami mong ballpen doon. Nahihilo na ako sa iyo eh. Kasi hindi importante, bibigyan kita pag importante. Ano na yung importante mga kinukuha mo? Oh, di ba hindi mo nga kilala? Highlighter, wow. Wow na naman. Kasama kong ano nung dinadampot. Tama na yun, Iling. Ano yun? Ibalik mo yan. Oo, ano ko sa mga papel? Marami doon. Ibalik mo, marami yan doon, hindi lang pink. Nakakita ka lang ng pink eh. Ibalik mo na. Ayoko hindi pink. Ibalik mo yan. Ibalik mo yung video. Basta ibalik mo yan, hindi yan importante. Marami pa doon yan eh. Uy! Ano? Ano nakikita ang pink? Hindi importante. Kahit ganyan, basta pink, kukunin. Hindi nga alam para saan. Bihira. Sana naman yun. Ayan na naman oh. Kung ano-ano naman hinahugot. Ayun na guys, nagbayad na si Jelaine dyan. Hindi ko na sasinamahan kasi nga kaya niya na yan. Lumabas na ako guys, baka kung ano pa yung madadampot niya. Hirit ng hirit, kahit marami naman sa bahay na ganong mga gamit niya. Nasa labas na nga pala kami guys. Kakain pa sana kami. Kaso pareho kaming inaantok, kaya sa bahay na lang kami kakain. Talagang inantok kami pagkatapos kumain sa mga inasal. Nakakaantok. Kasi nga tanghaling tapat. Ayun, uwi na lang kami. Next time na lang kami kakain. Nakabusangot nga pala to. Kasi antok na antok nga daw siya. Dapat pala hapon na kami pumunta para hindi kaabang-abuti ng antok. Masakay na sana kami guys. Kaso lang may nakita kami ng buko. Masarap yung ganitong buko guys. 60 pesos. Ang small. Kaya bumili kami.
Isa lang binili namin, ayoko kasi busog pa ako. Kakakain lang namin, kaya sabi ko sa kanya, siya na lang kung gusto niya. Pauwi na talaga kami, sobrang antok guys, kasi tanghaling tapat. Ayun, isa lang binili namin, 60 pesos, ganyan kaliit, pero masarap to guys. Ayun guys, hanggang dito na lang guys. See you next vlog. Bye! Thank you for watching guys. Bye! See you sa aming next na vlog. Bye guys!